Buwan na tayo ng update ngayong dalawang araw matapos sa mga pagyanig sa Batanes at mula sa Itbayat, Batanes. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam? Marami magandang tahali. Narito natin ngayon sa open field ng Itbayat Plaza at nag-air balitahali ang mga evacuees. Mga tent kung nasaan sila. Napainit, no? Napainit sa alas sa lamig dahil sa gabi ay inuulan sila rito. At pero pinipili na nila ito dahil mas ligtas ito dahil patuloy yung mga aftershocks sa magdamag. Kung bibilangin ko, mga anim yung naranasan ko. So i-walk through kita dito sa loob ng kanilang mga makeshift na mga tents. Ito yung kanilang sitwasyon. Ayon sa mayor ng Itbayat, tinatayan 2,000 yung mga tao na nandito. At bawal silang bumalik sa kanilang mga bahay dahil hindi pa ito safe. Yung iba, wala na talagang babalikan dahil nasira ng lindol. At magkakaroon pa ng assessment muna. Pero sa ngayon, ang mga pangangailangan nila ay natutugunan naman. Meron silang organized efforts from all the agencies. Yung kanilang basic needs like water, food, and medicines ay naibibigay na. So, pero nasira yung ilang mga iconic landmarks tulad ng Santa Maria de Mayan Church. At dahil kahit nasira yon, kanina nagkaroon sila ng open field na Misa dito sa gitna. They took time to still have the mass at nagkaroon sila ng communion at meron ding makeshift choir. Lahat yun ay kanilang isinagawa pa rin kahit ganito yung kanilang sitwasyon. At anytime from now, Rafi, ay pipirmahan na yung resolution ng state of calamity. Ready na yung papel. Pirma na lang ni Mayor ang kulang at magbibigay tayo ng ilang pang updates dito mismo sa Itbayat, Zambales na nakaranas ng multiple na mga pagyanig no weekend. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bam Alegre.